care for you. Oh yes, it's me, the one who'd always love you. I'll just hope you'd still remember. Hey guys, I'm Tessa Marie's Vlog and welcome to my channel. For today's video guys, i-share ko po sa inyo ang tungkol sa isang ghost plant of mother or pearl. Ito po siya. Ayan. Hindi ko rin maiisip bakit tinawag siyang ghost plant. Siguro dahil sa characteristic niyang para siyang nag-glowing. Parang glowing in the dark siya kasi ayan mo. Kaya siguro siya tinawag na ghost plant. So, ayan. Ayan po yung character niya. Ghost plants will be at their most handsome or full or bright toppled shade. Plants that don't receive enough light will be leggy and may experience leaf drop. When growing as a house plant, keep the ghost plant in south or east facing window. Ang plant type niya po ay isa siyang perennial succulents. Ang common name niya ay ghost plant or mother of pearl plant. Ang soil type naman na kailangan niya ay sandy or light potting mix. At ang kanyang botanical name ay Raptopetalum paraguayensis. So, ayan guys. So, pag-aaralan po natin siya. So, iriripat po natin siya kasi hindi ko pa siya nariripat mula nung siya ay aking nabili. So, nakikita po natin guys, meron na siyang mga baby or pups. Yan, pups tawag dyan. Yung mga saha. Yan, may saha na siya. So, ang ghost plant po ay itinatanim through cuttings or thin leaves pwede rin po. Basta matyaga lang po tayo sa pag-aalaga. And ito po ay aantayin po kung natin siyang lumaki ng konti na maging katulad nito or should I say medyo lumevel up ng konti and pwede na natin siyang i-cut and i-air dry po natin siya para mailipat po natin siya. So madali lang po siyang patubuin siguro kasi meron naman siyang babies na ayan. So i-air dry po natin talaga siya para maiwasan po yung pagtabulok ng kanyang ugat o ng katawan. Kasi kapag naka-open yung pinakalulo ng stem niya, is syempre basain yun. And kapag i-direct natin sa lupa, baka makakuha siya ng bacteria na magiging sani para mabulok siya. So, mauubos yung ano. And malalaman po natin kapag nabubulok siya kasi parang nagiging ganito siya. Ay, ganun. Nagiging watery siya. Ayan. Yan po yung na-overwatered. Ayan. Nagiging watery and makikita natin. Kung watery na siya, so syempre, pag inilagay natin sa lupa ito, susuksok natin. Papasukan po siya ng bacteria. So, ingat-ingat po sa pagtatanim. Huwag pong basta-basta nagtatanim. Kasi sayang naman po yung mga plants natin na pinagkakagastusan natin kung mabubulok lang din. So, syempre po, ang gagamitin natin kung soil dyan ay CNS or complete cactus and succulents soil, ayan. Nahinahaluan ko po yan ng vermicast para meron po siyang organic fertilizer na sampat. Or maganda po yung hooks ng earthworm sa halaman po. Mataba po ang lupa kapag meron pong vermicast. So, yan po. Huwag po natin babasain kung iriripat po natin yung ating halaman. So, kukunin po natin yung lalagyan. So, ayan. So, ayan guys. Kapag magliripat tayo, syempre, as what I've said before, at kahit sino pong nag-tutorial about plants, talaga pong sinasabi na kailangan may magandang drainage yung ating mga ayan, pots. Ayan. Ayan. Kasi para kapag binotter natin sila, hindi nag-i-stack yung tubig sa ilalim and tuloy-tuloy lang siya. And syempre, yung roots niya na nasa deep, hindi makakasipsip ng sobrang tubig na magiging sanhi ng kanyang pagkabulok. Kasi kapag sobrang tubig po ang nasisipsip ng ating succulents, yun ang nagiging sanhi para maging watery siya. Yung parang nag parang gelatin yung dahon niya. So, kapag nakita po natin yung ating halaman na ganun po yung mga leaves,
Nakakalungkot po yun kasi ibig sabihin nun, unti-unti na siyang nabubulok. So, aagapan po natin, maililigtas pa po natin yung ating succulents kapag nakita natin ng gano'n. Alisin po natin dito sa lalagyan dahil sobrang basa and air dry po natin siya. Alisin po natin yung nabubulok na dahon dahil ang pagkabulok naman ay unti-unti. Hindi naman na, pag nabulok na siya, diretso na po siyang mabulok. Hindi po. So, unti-unti pong umaakyat yan sa dahon. Diyan. At first, makikita po natin na kapag overwatered, dito nag-start yan. Magje-jelly-like na unti-unti ang napatasok. As long as meron po tayong maililigtas na part ng ating halaman, ikat na po natin yun ang tanggalin. Tapos i-air dry natin. Then yun, kapag natuyo na siya, pwede na natin siyang baguhan ng soil mix. And pagkakaroon na naman tayo ng panibagong plantless. Yun. Yung ganun lamang po ang gagawin natin. So ito, from the garden shop na binili ko, and then meron pa po ako doon sa labas na hindi ko pa nai-dilipas kasi umulan po ngayon eh dito sa amin. So, ayan, basa pa po siya. So, no need na diligan kasi basa pa yung soil. Siguro, bagong diligan ko nung nabili ko doon sa garden shop na binilan ko doon sa aking friend, suki ko na po kasi yun. So, ayan guys, kung tatanggalan po natin ng konti, huwag na po natin galawin lahat. Kasi, ayan, may bago siyang roots. At, baka po kasi, ano, kung tanggalin natin, so, madadamage yung mga roots niya, so, baka maging sanhi po yun para matuyo siya. So, huwag na natin galawin kung okay naman siya. Makikita po, healthy siya. So, okay siya. So, dadagdagan na lang po natin. Ayan. Kuha tayo sa bagong soil natin. And then, ayan po, ipapatong na lang po natin siya. Ayan. So, ipapatong natin. Huwag po natin masyadong siksikin kasi parang yung oxygen nakakapasok po dun sa soil at hindi siya parang nasa suffocate. Nakakahinga siya. Para hindi siya matuyo o mag-dry ang mga dahon. So, kailangan niya yun. So, itatak mo, itatak. Ayan, tatak-takin lang po natin siya para mag ano sa ilalim yung soil para mapunta sa ilalim. Pasensya na po magandang ako. So, ayan, konting tak-tak-tak. So, itatak lang. Itatak mo. So, ayan, may kakanta po po si Tessa. Pasensya na po kayo. Nasa mood po kumanta. Kahit na hindi maganda ang boses. Ayan. Kailangan lagi lang po tayong happy. Sa kung ano man yung mga ginagawa natin sa buhay, lalo na sa panahon na yung pandemic, di po ako. So, alingin natin ang ating mga sarili. Hindi lang yung masaya po yung malaman na kinakantahan sila at kinakusap. According to my lola. So, ayan na, sa edad kong po, may lola pa ako. So, ayan, totoo naman. Kasi, kapag kinakausap natin yung mga halaman, makikita natin parang nag-wave-wave yung mga leaves nila, parang natutuwa sila. Ayan. So, ang halaman po ay may buhay kasi. So, siguro, in their own language ng nature, naiintindihan nila tayo. So, kakausapin natin yung para lang tayo, ano, alam nyo na. Huwag lang tayong makita ng ating mga neighbors, baka isipin eh, nasiraan na tayo, no? So, hindi naman. So, ayan, itak-tak lang, itak-itak. Itak-tak mo, ayan. So, ayan guys. Ayan na po siya, maganda na po siya. So, ayan lamang po guys. After 1 week or 10 days, pwede na natin siyang diligan. So, kailangan po, pag diniligan po natin ang ating mga succulents, iaangat po natin ganun para yung water tumutulo siya. And kapag wala nang tumutulo, tsaka na natin siya ilagay sa kanilang pwesto. Yan. And wait for another 10 days para madiligan ulit sila. Ganun lang. So forth and so on lang. Continue lang. And bantayang maigi kung nagre-respond sila doon sa nilipatan sa kanilang bago. Kasi makikita naman po natin kapag nagre-respond sila kasi brilliant po yung mga leaves nila. Parang masaya sila. Then, pag hindi po natin ganun, matigas siya. Parang full. Yan. Parang busog yung mga dahon nila. Kapag hindi pa sila nakaka-recover, pag hinawakan po natin yung kanilang mga leaves, parang malambot siyang matamlay yun. So, yan lamang po guys. And I hope you like it at sana may natutunan po kayo.
And don't forget to like, share, and subscribe. And hit always the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video.